ngayon ay June 1, Piyesta ng Salaban, Ibaan, Batangas. Dito po ngayon tayo sa ating po uling kalakalan sa ating YouTube channel, Wawa Nanay Vlogs. Ay, mga kaplantitos, kaplantitas dyan, kayo ba'y merong ganitong uri ng pinya? Alam ko marahil, alam nyo ang marami tayong puno ng pinya. Pero hindi lahat ng pinya ay ganito ang similya. Inyo naman, look naman, di ba? Ang ganda ng ating pinya. Itong pinyang ito ay isang uri ng ano, hinaway na pinya. Hinaway. Kaya tinatawag na hinaway, marami siyang similya. Ayan, no? Similya. Ayan, ang tinatawag na similya, di ba? Ang ganda ng ating similya. O, di ba? O, see. Ayan. Tuturuan ko kayo kung paano mag-ano. Itong pinyang ito ay sa loob ng isang taon ay namumunga. Or kung hindi kayo makapagbabunga kaagad, eh kailangan lagyan nyo ng kunting, halimbawa, yung ano ng pakain ng ano, ng baboy. Yung tae ng baboy ba? Yung tae ng baboy ay inyong, yung tuyo ng tae ng baboy, di ba may tae ng baboy, huwag sariwang tae ng baboy yung inyong ilalagay. Yung ilalagay ninyo ay tuyong tae ng baboy para maganda inyong pinya, di ba? Pag malusog ang inyong lupa, malusog din ang inyong pinya. Kaya sa loob ng isang taon ay mamumunga ang inyong pinya. Tapos pagkatapos ninyong itanim, tapos may ugat-ugat na, inyong gagahukan. Alam niyo ba ang gahok? Tatabunan ninyo ng lupa. Ayan, oh. Ayan. Tuturo ko kayo kung paano magpiling ng pinya. Itong aking pinya ito ay ang similya niya ay ano, bibilangin natin. Sa dalawa, tatlo, apat, marami. Isa-isahin natin para mapatunayan ko sa inyo kung gaano kadami ang pinya. Ito kasi kinuha ko na kasi ihahanda ako sa ano, may piyesta dito, magpapatay ako isang manok. Sa May 6. I mean, May 6, June 6. Yan. Ayan ay aking ilalagay naman sa pininyahang manok. Lalagyan ko ng gata, 'di ba? Pininyahang manok na may gata. Ayan, bibilangin natin. Ang ating ngayon ay bibilangin natin kung ilang klase ang ating itatanim. O, di ba? Kung ilan puno. Ayan, o, di ba? Ayan, bilangin natin, ha? Tataga na tayo. Isa. Ayan. Diba? Isa. Kunti natin para, kasi bawal din ito magusulisan para maganda ang tubo. Ayan, dalawa. O, diba? Dalawa. Two. Kailangan ang pagkuha nyo dito ay para kayo nagpipiling ng saging. Para hindi magasgas ang ano. Yan. Ang puno pag itatanim. Yan. O, three. Three na, ano? Sa isang pinya, tatlo na, ano? Sira na. Four.
5, 6, pinahirapan pa ako. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, di ba? Mm-hmm. 13. O, di ba? Sa isang puno ng pinya, meron tayong 13. Ito, 14. Kasi ito, pag itinin mo, lalong madaling mamunga. Ito. Ito. Kaya sa loob ng isang taon, bubunga na kagad to. Tiyo mo, sa isang puno ng pinya, meron tayong 14 pieces. 13 plus 1, 14. Kaya 14 pieces. Kaya hala na. Tayo ay magtanim ng pinya para tayo ay merong anihin. At sa nga pala, pagka ang pinya ay melanggam, melanggam, ayan ay matamis. Yan, matamis. Pag nilalanggam ang pinya, oh, hitik ng langgam. Kaya, ayan. Ito ay ano, hinaway na pinya. O, oh, diba? Kaya sa loob ng isang taon, ito ay namumunga. Kaya, magtanim na kayo ng pinya para tayo ay maraming anihin sa susunod na taon. Tignan mo, sa isang taon, bumunga ito ng isa. Isang taon. E minsan, dalawa ang bunga. O, ay 13 puno. Itatanim mo to. At saka ay ang 14. 14 bunga. O, di ba? Sa isang piraso. E di ang daing bunga. Kaya, ito, magandang halaman. Magandang tingnan ng halaman. Maganda pang kainin. Kasi gamot ito sa ano, sakit sa uric acid. Ito. Pag kumain ka nito, lalo daw yung buto, sabi ni Dr. Willy Ong. Ayan, di ba? Ayan, kaya hara na, tanim-tanim tayo pag may time para maganda ang buhay, di ba? Oh, see. Oh. Ayan, oh, di ba? Tanim na tayo ng pinya para maganda ang ating ani. Please subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.